Ngayon nga kapatid ay usap-usapan itong pagbabalik ni Renny J dito nga sa Blacklist International, na kung saan sa kanyang pagbabalik ay binalagbag lang sila dito nga sa IESF qualifiers ng isang non-MPL team. Tuluyan na nga bang kumupas ang laruan ni Renny J matapos siyang magpahinga? Bukod pa nga dyan kapatid, ang panibagong lineup nga ng Smart Omega ay binalagbag itong koponan ng TNC Pro Team at tinalo naman ang RSGPH pasok sa top 4 dito nga sa IESF qualifiers. Yan nga ba yung pinaka lineup ng Smart Omega sa susunod na season? Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago nga natin ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Finally nga kapatid ay nagbabalik na nga itong si Renny J bilang tank ng Blacklist International. Nung nakaraang season nga kapatid ay hinahanap-hanap ng mga agents itong ang si Renny J dahil sobrang struggling nga nitong koponan ng Blacklist International dito nga yan sa regular season. Pero nag-iba ang kanilang laruan pagsapit ng playoffs. Nakukuha na rin kahit papaano ni HGC ang kanyang ang pagbabalik sa role ng tank ng Blacklist, pero kinapos pa rin ang mga ito. Kaya naman marami talaga ang nagda-doubt nga rito sa ipinakita ni HGC kapatid. Kaya naman kahit nga umabot ang mga ito sa playoffs ay hinahanap-hanap pa rin nila itong si Renny J. At finally matapos ngang magpahinga ni Renny J kapatid ay nagbalik nga ito dito sa main 5 ng Blacklist International. Kung titingnan nga natin ang lineup ng Blacklist dito nga sa IESF World Qualifiers kapatid, ito nga ay binubuo nila Renny J, Edward, Yue, Sensui at ito nga ni Oheb, na kung saan yung lineup nga na yan kapatid ang pumasok sa nakalipas na World Tournament ng MLBB. Pero syempre hindi nga nila matalo-talo ang AP Bren sa mga panahon na yon. Kaya naman top 3 lamang itong ang koponan ng Blacklist International sa M5. At ang sumunod na season nga kapatid ay hindi na nga naglaro itong si Renny J, at dito nga ay inilaglag din sila nitong ang koponan ng AP Bren, na hanggang ngayon nga kapatid ay hindi pa rin talaga nasusolusyonan ng Blacklist International kung paano nga nila tatalunin itong AP Bren. At ngayon sa muling pagbabalik ni Renny J ay binalagbag lang sila ng non-MPL team dito nga yan sa qualifiers. Kakabalik lang, natalo ka agad itong koponan ng Blacklist. Kaya naman marami nga kapatid ang nagsasabi na di umano na wala na nga ng tuluyan ang laruan nitong ni Renny J dito nga sa main 5 ng Blacklist dahil nagpahinga nga ito. At syempre alam naman natin kapatid na si Renny J nga yung tipong pagpahinga, pahinga talaga ang kanyang ginagawa, at malimit lamang itong naglalaro ng Mobile Legends. Syempre kapag nagpahinga, abay kinakalawang na rin ang mga daliri niyan. Kaya naman hindi na ito makakasabay kaagad dito nga sa mga naglalakasang koponan sa MPL, na kung saan kung yan pa rin ang magiging lineup ng Blacklist International sa susunod ni season, malamang sa malamang nga nito ay struggling na naman ang koponan ng Blacklist sa umpisa. Pero paunti-unti ay makukuha nga ng mga ito ang kanilang kalakasan.
kalakasan na kagaya nga ng palagi nilang ginagawa dito nga yan sa playoffs ng MPL. Magdududa ang mga fans sa regular season pero papatunayan ng blacklist pagsapit ng playoffs ay kaya nilang umangat. Ang tumalo nga dito sa Blacklist International ay itong koponan ng Gamer Park Titans, 2-0 ang naging score. Pero ang tumalo dito nga sa Blacklist International na Gamer Park Titans ay tinalo nitong koponan ng RRQ Kaito. Kaya naman dito nga kapatid ay maglalaban sa quarterfinals o semifinals nga kapatid itong koponan ng RRQ Kaito at Falcons AP Bren. Kasunod nga nito kapatid, sa ibabang bracket naman tayo na kung saan nagpakitang gilas nga itong koponan ng Smart Omega. Una nga nilang nakalaban kapatid sa pinaka group stage ay itong ang TNC Pro Team sa score na 2-0. Dito ay tila'y wala talagang pag-asa ang lineup na ito ng TNC Pro Team. Kahit sa tournament nga kapatid ay natatalo ang mga ito. Sa madaling salita, kinakailangan talagang gumawa ng panibagong lineup itong TNC Pro Team para nga umangat sila dito sa standing ng MPL sa susunod na season. Siyempre, naglaban din itong koponan ng RSGPH kontra nga yan sa Gamer Pack Royals. Dito ay binalagbag lamang ng RSGPH ang mga ito at naglaban nga dito sa quarterfinals itong ang Smart Omega at RSGPH na kung saan kapatid naging dikit nga ang laban ng mga ito. Pero makikita mo nga sa tunay na laruan itong Smart Omega ay malaki na nga ang kanilang naging adjustment dito nga sa kanilang koponan. Kaya naman nang dahil dito kapatid ay naiskoran nga nila itong koponan ng RSGPH ng 2-1 at ang nanalo nga ay itong koponan ng Smart Omega. Ang lineup nga ngayon ng Smart Omega ay binubuo nila Okir, Chaknu, Joom, Ryota at itong ang ni Andoryu. Ang lineup nga na yan kapatid, ang huling lineup nila bago nga sila malaglag dito nga sa MPL na kung saan mukhang ito na nga yung magiging lineup ng Smart Omega sa susunod na season kung papalarin nga sila dito sa IESF. May palagpalag naman ang lineup na yan basta patuloy nga silang magbabatak dahil syempre kinakailangan nga nilang buuhin ang kanilang chemistry bilang isang koponan. At kung titingnan natin kapatid, mukhang wala na nga talaga sa bootcamp itong ang si H2O na naghihintay na lamang na siya nga ay tanggalin ng koponan ng Omega at sa susunod na season ay maghanap na nga ng panibagong koponan. Iba na kasi ang pinagkakaabalahan ngayon ni H2O. Sa kasalukuyan nga kapatid, sa kanyang mga social media account ay makikita natin na nagpapaganda nga ng katawan itong si H2. Pero patuloy pa rin naman na nag-livestream nga ng MLBB itong si H2. Ang kinakailangan na lang talaga ni H2 kapatid ay magbatak ng magbatak lalo na't papalapit na nga ang pagbabalik ng Assassin Meta. Ang Assassin Meta na meta nga ni H2 noong kasagsagan niya. Sa buong meta kasi ng tank jungler kapatid ay hindi nga nagkaroon ng prime itong si H2. Kumbaga, magkakaroon lang ulit ng prime itong si H2 kung sakaling magbabalik na ang Assassin Meta. At mabalik nga tayo dito sa lineup ng Smart Omega na nakapag top 4 secured na nga sa IESF qualifiers at may pag-asa nga na makapagrepresenta sa atin para nga dito sa IESF. Pero syempre ang malaking katanungan nga dyan kapatid ay kung yan na nga ba ang magiging lineup nila sa susunod na season. Paano na lang kapag natalo nga ang lineup na yan dito nga sa IESF, still yan pa rin ba o magpapalit na ang Smart Omega ng kanilang lineup dito nga yan sa MPL? Kumbaga wala talagang saysay ang koponan ng Omega kung wala nga itong si Idol Chaknu. Huli na kasi ipinasok itong ang si Idol Chaknu noong pinasok nga itong si Idol Chaknu sa MPL
lineup kapatid. Dito na nga nag-umpisa na manalo-nalo ang koponan ng Omega. Pero since naghahabol na nga sila sa puntos, syempre matatalo at matatalo sila dahil ang kanilang nakakalaban dito kapatid ay naghahabol din sa puntos. Kung maaga lang sanang ipinasok itong si Idol Chacnu, baka nakapasok nga ng playoffs ang Smart Omega. Pero wala naman tayong magagawa dyan, lalo na't ang tunay na dahilan nga ay nanggaling na mismo kay Idol Chacnu. Ayon sa kanya ay nag-focus nga siya sa kanyang pag-aaral kaya gusto niyang ma-line up siya dito sa MDL ng Omega. Pero sa susunod na season, aasahan na nga natin kapatid na tuluyan nang babalik sa main lineup eto nga si Idol Chacnu, ang nag-iisang Chac Mamba ng MPL. So kapatid, sa inyong palagay, yan na nga ba talaga yung tunay na lineup ng Smart Omega? Palagpalag na nga ba yan sa susunod na season? Rene J, kumupas na nga ba matapos magpahinga? I-comment mo sa baba. Maraming salamat.